Hello, welcome to Water Sign Philippines. So ito po ang ating general love reading for Water Sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Take only what resonate, guys. Hindi po ito magre-resonate sa lahat. So kunin nyo lang po yung messages na magre-resonate para sa inyo. Also, if you're a cross-watcher, pwedeng maging ikaw ito at hindi si Water Sign. So pwede ka nang ilagay ang sarili. Pwede mo nang ilagay ang sarili mo sa sitwasyon, depende sa nangyayari sa iyo. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please hit the subscribe button, the notification bell. Meron pa po tayong ibang channels, check nyo na lang po dyan sa description box. Also for personal reading, nandyan din po. Okay, so yeah, let's start your reading. This is for Water Sign, Kapalaran sa Pag-ibig. Kunin muna natin yung main energy mo. We do have here the Hierophant, Taurus energy. Yeah, also with the Nine of Pentacles. Four of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, Taurus, Virgo, Capricorn energy. Bottom of the deck is the Ten of Pentacles. Pagdating sa money, I don't know if you're waiting for something na may mangyari. Good news, might be good news. Okay, maganda yung sinasabi dito at naming good news, lalo na pagdating sa usaping pera. I feel like for now you're finding your peace. Gusto mo na maging peaceful ang lahat. Pagdating sa connection mo with your person, nakikita natin na maaaring naiisip o naalala mo siya, pero wala tayong nakikitang actions coming from you. And I feel like you're just focusing sa iyong development. The more na nagfo-focus ka sa iyong finances actually at sa iyong sarili, nakikita natin na nagiging mas masaya ka, nagiging mas masaya yung mga tao sa paligid mo. I can see you are a loving person, pero hindi ko nakikita ang sinishare mo ngayon yung love na yon. I mean, maybe you're not open for love yet, okay, yung iba sa inyo. Or hindi mo muna ipinapakita or binibigay ito kanino man, okay, bagkos ibinibigay mo ito sa iyong sarili. So, sino itong person na kukonnect mo for our water sign? Sino itong person na kukonnect mo for our water sign? Cancer, Scorpio, Pisces. The Seven of Wands is here. The Wheel of Fortune. The Two of Cups. Clarify the Two of Cups. The Empress, and then the Queen of Pentacles. By the way, wait lang po. Medyo nauuhaw lang ako. Anyway, nakikita ko po yung person mo, ano. You might be dealing with someone who is in a relationship, currently in a relationship. Or kung hindi man, ano, kung hindi relasyon sa person or partner, maybe meron siyang attachment sa kanyang mga magulang, especially sa kanyang mother. Okay? And this person wants some kind of change. Gusto niya ng pagbabago. Kasi this person feels a lot of connection with you. Pwedeng kung siya ay in a relationship, gusto niya ng changes. Dahil nararamdaman niya yung connection. Kaya lang alam mo kasi, medyo mahirap eh, kasi possible nga na may another person na involved dito. Or yun nga, pwedeng yung mga magulang or yung magulang niya mismo ang nagpipigil para sa kanya para magkaroon ng connection sa inyong dalawa. Gustong-gusto niyang kumunik, kaya lang parang may pumipigil sa kanya. Kaya gustong-gusto niya ng pagbabago dito. This person has a lot of love to offer with the Knight of Cups. Gusto niyang i-offer yung love na yon. Pero all of that is just wanting with the Knight of Wands. Nakikita natin na parang gusto niya lang. Pero hindi natin nakikita na i-offer or kaya niyang ibigay yung offer dahil napapanghinaan siya ng loob pagdating dun sa connection niya with other person. Sabi ko nga, pwedeng other person or a mother figure. Okay? Pwedeng magulang. Or maybe tradition, okay? Na parang attached siya doon eh. Parang hindi pwede eh. Responsibilidad ko, ito, ganyan. And parang hindi pwede. So, yung person mo, hindi siya makagawa ng paraan. So, ano mga nasa isipan ninyo ng person mo? Ano mga nasa isipan ninyo ng person mo? Okay, so naisip, yeah, we do have the Justice card. Pwedeng alam mo yung
kung saan ka dapat lulugar, kung anong dapat yung gagawin mo, kung ano dapat sundin mo. Although nararamdaman mo yung connection mo with your person, yung love mo for your person, maaaring kaya ka walang ginagawa ngayon kasi nasa isip mo dapat i-acknowledge niya or dapat i-acknowledge mo or kilalanin mo kung ano yung bagay na pinaniniwalaan ng person mo or yun nga, kung ano yung mga nagiging sagabal or problema sa inyo. So, kinikilala mo yun, nare-respeto mo yun. And the Three of Pentacles is here. Your focus is talagang growth pagdating sa finances. I can see teamwork and nangyayari yan. Kasi pagdating sa usaping pera, hindi lang ikaw yung nagwa-work dito. Merong mga nakikipagtulungan sa'yo. So kung ano man yung mga plano ninyo, nakikita natin na nangyayari ito. Dahil hindi lang ikaw yung nagwa-work dito, nakikipagtulungan din yung iba sa iyo. Okay, the Queen of Cups and the Two of Wands is here. Whatever you're planning, nakikita natin yan. Ginagawa mo yung pagpaplano na yon, na-open ang iyong heart. Pagdating doon, you are very welcoming. Kung ano man yung decision ng iba, sige lang. Parang ganun lang. Sige. And yun yung kailangan sa teamwork. Pwedeng meron taga-isip, meron taga-gawa ng actions. Ganun. And yeah. So, how about your person? Ano nasa isip niya regarding sa'yo? Your person is actually cutting you off. I'm sorry. No, masakit. Masakit ito kasi actually gusto niya maging masaya. Pero pinuputol niya yung kanyang kasiyahan. Maybe alam niya magiging masaya siya sa'yo. Pero tinatapos or kinakat off niya ito. Why? The King of Pentacles is here, Taurus, Virgo, Capricorn energy. Parang, I don't know, yung iba sa inyo, pwedeng yung person mo kasi yung habol niya is money or yung stability. Bakit pa ako, aalis dito sa connection na ito if ever meron? May finances na dito, okay naman ako dito. And, pero hindi natin nakikita ang ganon. Mas nakikita natin na kumbaga, kung saan siya higit na may mapapakinabangan, doon na muna siya. Okay, so although makakapagpasaya ka sa kanya, pero hindi kasi happiness ang makakapag, ang nakikita natin pinipili ng person mo for now. Yeah. The Three of Wands is here. I feel like yung person mo, alam niya na gusto mo pa rin kumonect sa kanya, na you're still waiting na mag-respond siya or siya ay gumawa ng action. I can see someone here pregnant. I don't know. This could be a reading. Pwedeng naglilihi. May nakikita akong pregnant dito. Anyway. So, puntahan natin ang emotions ninyong dalawa ng person mo. Let's start with you. Your emotion towards your person is the Six of Swords, the Ace of Wands, the Queen of Wands. Regardless kung anong emotion mo para sa kanya, kahit mapaano man ang emotion mo, you're moving on. The King of Cups is here. Mahal mo siya pero sabihin na natin kailangan mas mahalin mo yung sarili mo and that's what you're doing right now. Pwedeng yung iba sa inyo na mamoblema ka or nakukulangan ka pagdating sa iyong finances and kaya maaaring yan dyan yung focus mo. Wala kang pakialam sa person mo kasi you know, wala na nga, sabihin na natin, wala na nga ako love. Tapos, bakit pa ka magpo-focus sa wala, diba? So, this is you. I like your energy, by the way. Kasi nagpo-focus ka dun sa mga kung ano yung meron sa'yo. That's what your emotions right now, no? Yung nagiging strong kind of person ka, nagiging matapang. So, how about your person? Anong emotions niya for you? I don't know, nakaamoy ako na suka eh. The Judgment, the Lovers, and then the Page of Cups. There's a lot of love here coming from your person. Let's clarify the Lovers.
there's a lot of love here, pero kung ano mang love yan, your person, we do have here the Tower. That's it. That is an ending. Okay. Medyo mahirap. But the Nine of Wands is here. Aries, Leo, Sagittarius energy. Parang mahirap kasi hindi kita kayang ipaglaban for now. Mahirap na, oo, alam ko yung connection natin or alam ko how special you are. Pero, ano magagawa ng love natin sa isa't isa? Yung person mo kasi nagpapakaya siya sa mga tao sa paligid niya. Yeah. Wala siyang enough na courage or strength para gawin ito. Itong connection ninyo. So, what will happen in the near future for the both of you? The Two of Pentacles is here. The Magician. The Knight of Swords. I can see travel para sa iba sa inyo. Hindi para sa lahat yan. Pero nakakita ko ng pag-iisip sa travel or pagta-travel mismo. The Six of Pentacles. Ah, okay. Sorry kasi wala to kayong nakikita. Meron ng takot yung person mo pagdating sa... Kung sabi ko sa iyo kung sino nakikialam dito sa connection na ito or sino nagiging boundaries had lang sa connection na ito. Meron siyang takot doon. Especially if there's a baby na involved sa connection. May takot siya doon. So parang kailangan ko ibigay yung pangangailangan nitong person na ito. Kailangan ko ano yung gusto niya, yun ang masunod. Kailangan, ganyan. Ganyan ang mindset ng person mo, which is mahirap, masakit yon sa side mo, no? Pero I don't feel like you're really affected at all. Nakikita natin, you have your priorities in the near future. Meron kang priorities. With the Magician, I do feel like hindi mo pinapakita sa iba kung ano yung totoong emotion mo, ikaw yung nasasaktan or whatever. Parang ipinapakita mo lang na parang okay ka lang, pero deep inside, hindi mo gusto yung ganong feeling. But, yeah, the Three of Swords is here. Honestly, for what I can see here, yung person mo, sasaktan ka lang niya if you would try to reach out. Kung tatry mo mag-reach out, ayusin itong connection ninyo, masasaktan ka lang. So, yeah, I don't see any response coming from this person. So, kung yung iba kasi dito, nakikita natin na pwedeng ikaw yung mag-reach out, ikaw yung gumawa ng paraan. Pero please don't do that. Magmumukha ka lang kawawa dito. Pero meron din namang hindi, strong person talaga sila. Ginagamit nila, ay ginagawa nila yung kanilang mga priority, yun ang inuuna nila. More on money. The Five of Swords is here. I can see a lot of hatred in the near future coming from you. So, nandun yung hate. Kasi in denial ka nga pagdating sa emotions mo, sa connection ninyo. Dahil nandun yung guilty ka na nasaktan ka, pero wala kang maiba to. Kaya parang nagalit ka na lang or inis ka na lang sa kanila. So, bahala na sila sa buhay nila. That's your energy. So, yeah, that's it for now. Thank you for watching. Sana naka-resonate kayo. Please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Tarot, Madam PTV, Virgo Philippines, Tapit Hapon TV, Water Sign Philippines. I love you all guys again and bye-bye.